Hi, Ma'am Moira. I hope you still remember me. Ako lang naman yung nagpasabog ng sikreto ni Miss Giselle Tanyag. Don't quote me on this, ha? But I heard na si Giselle Tanyag, the one who's spearheading this Kalinga program for the single parents and abandoned babies, had actually abandoned her own child. Basta, Von, you did not get this information from us. What info? Oh, madam, ba't ka tumawa? Narinig ko yung sinabi ni Annalyn. Ebidensya ang hinahanap niya, di ba? Well, if a picture could paint 1,000 words, then I suppose worth 3,000 yan. Totoo nga! Yes, of course, I remember you. What do you want? Hello, kuya. Ah, kagagaling ko lang ng Apex. Eto, nakuha ko na yung urinalysis ko. Okay naman yung resulta. Sige, kuya. Pauwi na rin ako eh. Sige, sige. What do you want? Si Ma'am Moira ba yan? Sino naman yung kausap niya? Nga dito. Magkano ba kailangan mo? Siguro naman sapat na ito para sa katahimikan mo. Naku, Madam Moira, sobra-sobra pa nga ito. Maraming salamat. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Talaga matutulungan mo ko. Von, ito na ang una at huling beses mo ko iba-blackmail, ha? Ayoko na inipit ang pagmumukha mo dito, lalong-lalo na sa Apex. At hinding-hindi pwedeng malaman ni Giselle na may kinalaman ako sa pagkalat ng balita na may ipinamigay siyang anak. You have to take that secret with you to the grave. Yes, madam. Thank you talaga. Maraming salamat, Miss Moira. Sabi ko na nga pa eh. Kinalaman niyang si Ma'am Moira sa pagpapakalat ng sikreto ni Ma'am Giselle sa Apex. Si Annalyn pa yung napagbintangan. Kailangan malaman to ni Ma'am Giselle.